Unang Kronika. Ang Gawain ng Mga Pari. Ika-24 na Kabanata. Ito ang mga grupo ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Pero unang namatay sina Nadab at Abihu sa kanilang ama at wala silang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang mga pari. Sa tulong ni Zadok na mula sa angkan ni Eleazar at Ahimelech na mula sa angkan ni Itamar, pinagbukod-bukod ni Haring David ang angkan ni Aaron ayon sa kanilang tungkulin. Ang angkan ni Eleazar ay hinati sa 16 na grupo at ang angkan ni Itamar sa 8 grupo dahil mas marami ang mga pinuno sa pamilya ng angkan ni Eleazar. Ang lahat ng gawain ay hinati sa mga grupo sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya may mga opisyal ng templo na naglilingkod sa Diyos mula sa mga angkan ni Eleazar at mula sa mga angkan ni Itamar. Si Shemaya na anak ni Netanel na Levita ang kalihim. Itinala niya ang pangalan ng mga pari sa harap ng hari at ng mga opisyal na sina Zadok na pari, Ahimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at ng mga levita. Salitan sa pagbunot ang angkan ni Eleazar at Itamar. Ang unang nabunot ay si Jehoyarib. Ang ikalawa ay si Jedaya. Ang ikatlo ay si Harim. Ang ikaapat ay si Seyorim. Ang ikalima ay si Malkia. Ang ikaanim ay si Mijamin. Ang ikapito ay si Hakoz. Ang ikawalo ay si Abidya. Ang ikasyam ay si Jeshua. Ang ikasampu ay si Shekanaya. Ang ikalabing isa ay si Eliashib. Ang ikalabing dalawa ay si Jakin. Ang ikalabing tatlo ay si Hupa. Ang ikalabing apat ay si Jeshebeab. Ang ikalabing lima ay si Bilga. Ang ikalabing anim ay si Imer. Ang ikalabing pito ay si Hezir. Ang ikalabing walo ay si Hapizes. Ang ikalabing siyam ay si Petahia. Ang ikadalawampu ay si Jehezkel. Ang ikadalawamput isa ay si Jakin. Ang ikadalawamput dalawa ay si Gamul. Ang ikadalawamput tatlo ay si Delaya. At ang ikadalawamput apat ay si Maazaya. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin sa templo ng Panginoon ayon sa tuntunin na ibinigay ng ninuno nilang si Aaron mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng iba pang lahi ni Levi. Mula sa angkan ni Amram, si Shubael. Mula sa angkan ni Shubael, si Jedeya. Mula sa angkan ni Rehabaya, si Isha ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Mula sa angkan ni Izar, si Shelomot. Mula sa angkan ni Shelomot, si Jahat. Mula sa angkan ni Hebron, si Jeraya ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amaria ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameyam ang ikaapat. Mula sa angkan ni Uziel, si Mikas. Mula sa angkan ni Mikas, si Shamir. Mula sa angkan ni Ishiya na kapatid na lalaki ni Mikas, si Zacarias. Mula sa angkan ni Merari, si Namali at Mushi. Mula sa angkan ni Jaazaya, si Beno. Mula sa angkan ni Merari sa pamamagitan ni Jaazaya, sina Beno, Shoham, Zakur at Ibri. Mula sa angkan ni Mali, si Eleazar na walang mga anak na lalaki. Mula sa angkan ni Kish, si Jeramil. Mula sa angkan ni Mushi, si Namali, Eder at Jerimot. Iyon ang mga Levita ayon sa kanilang mga pamilya. Katulad ng ginawa ng mga angkan ni Aaron, nagpalabunutan din sila para malaman ang mga tungkulin nila, anuman ang kanilang edad. Ginawa nila ito sa harap nila Haring David, Zadok, Ahimelech at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at mga Levita.